Mabuhay kapamilya! Narito ang mga balita mula po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Patuloy ang pakipagpulong ni Senador Amy Marcos sa ilang Filipino organizations sa Europa. Nakipagkita siya sa Filipino community sa United Kingdom para talakayin ang ilang problema ng mga OFW. Nagpapatrol, Joffer Takardon. Dumalo sa meet and greet with the Filipino community si Senator Amy Marcos. Inorganisa ito ng Philippine Embassy kung saan nakiisa ang mga kinatawan ng iba't ibang Filipino organizations sa United Kingdom. Naging pagkakataon na rin ito ng senadora para magpasalamat sa mga sumuporta kay President Bongbong Marcos nung nakaraang halalan. Mayabang na ulit after 36 years! Ay, huwag kayong ganyan. Sa kabila ng napakahirap na panahon, napakahabang panahon, andyan pa rin kayo tumatangkilik, sumusuporta, nagmamahal, at Marcos pa rin. Maraming salamat. Ibinahagi naman ng senadora ang ilang programa ng gobyerno para sa mga OFW, gaya ng bagong tatag na Department of Migrant Workers. Sisikapin din aniya ni Marcos na padadaliin ang pagkuha ng mga dokumento ng mga migrante, gaya ng Overseas Employment Certificate o OEC. Maraming nagre-reklamo sa OEC, hindi po ba? So yan ang iuwi ko rin na kinakailangan sa lalong madaling panahon, i-digitize na yan. Luwagan natin kasi kawawa naman yung ibang Pilipino na wala lang nga ng trabaho, papahirapan pa pag-uwi. Inaaksyonan na rin aniya ng gobyerno ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa Pilipinas, kakulangan sa supply ng ilang pangunahing bilihin at pagtulong sa mga biktima ng mga kalamidad. Ikinatuwa naman ng ilang dumalo ang pahayag ng mambabatas. Informative yung mga sinabi niya about sa mga bagong ahensya na iniatag dito ng from the new government natin na makakatulong sa ating mga OFWs dito at sa buong mundo na may mga Pilipino. Sa labas ng hotel sa Kensington sa London, kung saan nakipagpulong si Senator Marcos sa mga Pinoy, nagprotesta naman ang grupo ng Anak Bayan UK. Sigaw nila, hustisya para sa mga biktima ng martial law, bayaran ng utang na 203 billion estate tax at ibalik ng pamilya Marcos ang mga nakaw na yaman. Nandito kami, no, para kundinahin, ipakita sa mga Marcos na ang mga migrante ay tumitindig laban sa kanilang propaganda, laban sa kanilang misinformation and disinformation campaign. Apat na komite sa Senado ang pinamumunuan ni Marcos, kabilang dito ang Electoral Reforms and People's Participation, Cooperatives, Foreign Relations, at Social Justice, Welfare and Rural Development. Hindi naman nagpaunlak ng panayam ang senadora. Para sa TFC News, Joffer Takardon, ABS-CBN News, London. Isang kumpanya ng mag-asawang Pinoy ang napiling mag-supply ng libo-libong healthcare workers sa iba't ibang ospital sa Ontario, Canada. Dahil dito, maraming kababayan ang inaasahang magbibigyan ng trabaho. Nagpapatrol, Christine Santos. Isang malaking tagumpay ang inani ng isang healthcare staffing agency na pag-aari ng isang mag-asawang Pinoy sa Ontario, Canada. Nanalo ang premium healthcare providers sa bidding para sa pagsusupply ng healthcare workers sa 19 na ospital sa Ontario. Tinatayang aabot sa mahigit $1 billion ang napanalunan nilang kontrata. Ayon sa mga may-ari at dating mga nurse na si Bernard at Lizelle Garcia, higit pa ito sa kanilang hinangad at inaasahan nilang marami pang ospital ang lalapit sa kanila habang patuloy pa ang bidding process. It was a $3.2 billion bid for the Ontario hospitals. We were only hoping for one hospital. We were also surprised, the whole team, that we actually won 19 hospitals. Siguro, I think it's safe to say na it's close to $1 billion yung magiging budget ng government for our company. The bid is not yet over, so there is still an opportunity na yung 19 is maging mas marami pa. We are happy that out of 40
major players in healthcare in staffing, we are one of the blessed na company na napili. Nagsimula ang premium healthcare providers bilang non-urgent ambulatory transfer service noong 2019. Lumago sila noong pandemya nang magsilbi sila sa Public Health Canada upang maihatid ang mga COVID patients sa isolation centers. Sila rin ay nag-administer sa mass vaccination clinics pati na rin sa swabbing centers sa mga airport. Nang maging nursing care provider sila, lalo pa silang nagka-interes na punan ang kakulangan ng nurses sa mga healthcare facilities. Sa harap ng libo-libong bakanteng trabaho, umaasa sina Bernard at Lizelle na mapupunan ng mga international students at internationally educated workers ang kakulangan. Even though we are recruiting from multiple countries, our number one go-to pa rin is Filipinos. Because number one, Filipinos are hard workers. Hindi mareklamo out there. Matiisin. Very understandable yung ating English. Yeah, and then the skills. Yun talaga ang hindi mako-compare sa ibang international educated na mga nurses. Sa laki ng nakamit nilang tagumpay, lubhang naging emosyonal ang mag-asawa, lalo't naalala nila ang kanilang mga pinagdaanan bilang immigrants at entrepreneurs. Hindi ko ina-expect na magiging ganito yung buhay namin. Yung blessing na binigay ni Lord, kaya sobrang iniingatan namin ito. And sinishare namin ito sa lahat. As long as you believe in your dream, you will be able to accomplish anything. Sa mga entrepreneurs out there that are starting, just believe in your vision, and of course, be transparent with your employees. Everything will follow. Ang success story ng premium healthcare providers ay patunay na nagiging daan ang sipag at katatagan para matamo ng mga Filipino entrepreneurs at immigrants ang tinatawag na Canadian Dream. Para sa TFC News, Christine Santos, ABS-CBN News, Toronto. Touchdown USA ang mga paborito niyong kapamilya stars para sa ASAP natin to Las Vegas. Bago ang much-awaited show, mainit na agad ang pagsalubong sa kanila ng fans. Nagpapatrol, Henny Espinosa. Nagsinatingan na ang mga nagniningningang kapamilya stars sa Los Angeles International Airport. At pagkatapos ay sumakay na sila ng tour bus papuntang Sin City para sa nalalapit nilang ASAP Natin To Las Vegas show sa Orleans Arena. Unang dumating sina Donnie Pangilinan, Bel Mariano, Kim Chu, Darren Espanto at Joshua Padilla noong Martes. At excited silang sinalubong ng kanilang mga fans. It's the first batch of artists that are flying in from the Philippines, so we're all pumped, we're very excited. We're just looking forward to see everything that's going to be happening. Second batch namang dumating ang mga Darna Stars na sina Jane De Leon at Janella Salvador at ang mga sikat na grupong BGYO at Beanie. After the pandemic, now we're gonna perform again with the other artists like the ASAP family, and then we're so excited to perform there in Orleans. After a long time of not being able to go out, We're finally able to travel and perform and see our fellow kapamilyas here. So that's a good thing. Espesyal din ang panahon ito para sa BGYO dahil ilo-launch na nila ang kanilang album na Be Us ngayong Huwebes. Sa katunayan, ang first track na pinamagatang Magnet ay nasa top na ng ilang international charts mula nang marilis ito noong nakaraang buwan. Please stream Be Us, all of our singles. We work very hard. I hope you enjoy it. Our goal is really to take things international as we also focus in local. Mabibili ang tickets para sa ASAP Natin To Las Vegas sa mytfc.com. Para sa TFC News, Henny Espinosa, ABS-CBN News. At yan ang ating mga balita mula po sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para naman po sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, maglagoon lamang sa news.abs-cbn.com/tfcnews. Maraming salamat, kapamilya.